Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito yung reading natin for Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Take only what resonates. Bali, hindi ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. By the way, medyo iba yung setup ko ngayon. So pasensyahan mo na lang, nasa ibang lugar ako ngayon, guys. So may in and out na taong na pwedeng pumasok dito, lumabas sa room kung nasaan ako. And pag nangyari yun, ipopost ko yung video nang walang sabi-sabi, okay? So anyway, take only what resonates. Pwede ka makarelate, pwede hindi. Kung makakarelate ka, pwede hindi 100%. Okay, and if ever na makarelate ka, pwede rin kasi magkapalit-palit ang roles since this is love reading. So bahala ka na ilagay yung sarili mo sa sitwasyon. Okay, simulan na po natin. This is for the sign of Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. By the way, medyo maalog din pala yung gamit ko na table, ano. What do we have here for Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn? Wait lang, guys. Ayusin ko lang yung sa, ano, sa stand. Okay, so I'm back. Anyway, kunin natin yung mga messages para sa your Earth sign. So meron ka ditong Ace of Wands, Seven of Wands, and the Eight of Cups. Messages for you, Earth sign. May mga nakikita tayo mga bagay or mga like maybe mga news or messages na maaaring ma-receive mo na pwedeng makapagpagulat sa'yo. The Eight of Cups, I feel like it has something to do with your future. Etong bagay na ito, pwedeng magbigay ng new beginning and big changes for you with the Wheel of Fortune, the Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. For some of you, maybe it has something to do with the person or ikaw ito na pwedeng may makita or may ma-receive na news or may malaman regarding a person na pwedeng maybe in the past walang communication or connection sa inyong dalawa, or this is you na wala kang ginagawa or you're not making any movement regarding this connection, tapos all of a sudden dahil dito sa malalaman mo or maybe news about this person na pwedeng makapagpagulat sa'yo, there could be a lot of changes here with the Wheel of Fortune. Pwedeng magdulot ng Page of Wands, which is communication or connection sa iyo at sa person na ito. And pwedeng magtuloy-tuloy yung connection or communication na yun, you know, hanggang future, like there's a sudden event, sudden change of event na pwedeng magbigay or dahilan para itong connection ninyo nitong taong ito ay magtuloy-tuloy siya hanggang sa future. Okay? Ay. Hello, so I'm back. Sorry about that. Anyway, nasa hospital po kasi ako, so may binabantayan po ako dito. Anyway, continue natin yung reading. The Justice card is here. Ayan. This is Libra energy. The Six of Swords. Some of you, this is a past person energy na nakikita natin na maybe you have already moved on, lumayo, umiwas ka dito sa taong ito. I feel like there's an ending with the Ten of Swords sa inyo ng taong ito. Kaya lang the Queen of Cups, there's an energy ng makulit. Pwedeng makulit siya or makulit ka. Or maybe there's a conversation sa inyong dalawa na parang the Queen of Cups, there's a lot of emotions. Ganyan. Pero and also, I mean, parang hindi siya mahirap mahalin eh. Parang ganun. If this is a past person, umiwas ka, lumayo ka, but gusto mo yung ginagawa niyang paghabol or ginawa niyang paghabol sa'yo maybe in the past,
But, you know, nakikita natin you have already moved on, nag-focus ka sa ibang bagay, maybe may kinalaman sa career mo, or maybe may kinalaman sa family, or pag-move out, pag-alis sa isang paglipat ng bahay, yung iba pwedeng ganun. And pwedeng may something na makulit itong person na to, ganun, or maybe, yeah. So, nakikita natin, pwede nagpahabol ka rin kasi sa person na ito. Anyway, you do have your the King of Swords. So, I feel like something is going to end here. And nakakita tayo ng, you know, the energy is like a Leo energy. I don't know if you could be dealing with a Leo. Or what's with the King of Swords? King of Swords is clarified by the Five of Cups. Another Three of Swords. I feel like nandun na yung lakas ng loob or you could be ending something na maybe another connection, another communication, another person in your life. And nakikita natin na maaaring i-end or layuan mo itong taong ito because, you know, hindi ka satisfied sa kanya or nakita nga pala ako ng ano dito, ng parang like, ano tawag dito? Yung moth or yung brown na butterfly. Well, actually, it's like, pag nagpapakita ko sa yun sa bahay, may mga message yun eh. Some of you, it could be money. Some of you, maybe, regarding a spirit na pumapasyal, bumibisita sa inyo, or maybe some of you, there's a big change na maaaring mangyayari, so you have to, you know, be open and be ready dito sa big changes na ito. And maaaring ang effect nito sa'yo, lalo na kung may mga nagpapakita sa'yo na gano'n, like butterflies, or maybe you do have a tattoo or in butterfly picture, so that could also mean something, or maybe this is your reading. Anyway, so I can see some kind of strength mula sa'yo. Wait lang guys. Okay, sorry about that. Medyo maingay kasi kanina, so. Anyway, tell me more. Yeah, you could be leaving something here. Or someone is leaving you. May aalis sa buhay mo. The Three of Wands is here, so. The High Priestess. Yeah, I can see a past person. Wait lang, guys. Okay. Sorry about that. Anyway, nakakita tayo ng past person dito. Two of Wands. I feel like pagdating na itong taong ito, some kind of plan ang pwede mapag-usapan. Ito not necessarily love. Maybe a past partner, a past friend, or a past a past colleagues, a past business partner. Nakakita tayo ng one-and-one connection or relationship sa inyong dalawa. But nakakita tayo ng plano dito with the Hierophant na pwede pag-usapan ninyo ng taong ito. Okay? The Two of Cups, I can see also with the Fool, someone is taking a risk here. May taong magtitake ng risk sa'yo, especially if you are feeling a lot of negativity or pwedeng ang tingin mo sa itsura mo, you don't look good. Nakukumpara mo yung itsura mo in the past, yung itsura mo when you were in high school, in college, and then you see yourself now na parang ang pangit ko na, ang dami ko na pinagbago, ganto ganyan. And then,
Especially if that is you, kasi nakakaramdam ako ng insecurity sa'yo. I can see ng pagtitake ng risk here with the devil and the two of cups. Honestly, some of you pwedeng pumasok sa isang maling relasyon or bawal na relasyon. Like maybe magkaiba ng tradisyon, magkaiba ng relihiyon, magkaiba ng kultura. And then maybe, or maybe some of you, pwedeng may third party na involved. The Three of Swords is here and nakita tayo ng online kind of thing. Online relationship, online connection with the devil. Yan, Capricorn energy. Actually siya, kung may mga bawal sa connection na ito, hindi siya nagiging hadlang para sa taong to. I want this, I like this, gagawa ko ng paraan para makuha ko to, gagawa ko ng paraan para mangyari ito, kahit bawal. Or this person is going to try something na parang makakapagpa-trigger sa'yo to do something sa connection ninyo. Okay? The Magician is here, the Hermit, this Virgo energy, Taurus Capricorn is also here. So, yeah, one last messages for you. You do have your Page of Cups and the Sun. Something to do with the child na parang there's a celebration, there's a lot of happiness, and I can see finances or something na makukuha mo regarding a child. Like, maybe may ma-accomplish ka or may makukuha kang pera dahil sa isang child. Ano matawag doon? Maybe a rebate or I don't know, maybe excess sa tax ang maibalik, ganun. Yeah, I can see you gaining money because of a child or maybe maybe someone who is younger than you. And a lot of happiness in the future for you. Okay?